Welcome back, mananap. Welcome back sa ating channel. Today is magbibigay lang ako ng update sa inyo. So confirm na nasasali ako doon sa October 10 na event na endurance ride. So yun ang Cebu Loop endurance ride. So nakapagbayad na tayo. Official number or rider number natin is number 39. So yun, kasi na-extend pala yung registration na nila. Sa previous vlog ko regarding doon sa mga updates sa DIY natin, August 15. Pero nung chineck ko yung page nila, is in-extend nila to August 30, which is galing kasi ang daming palang hindi pa nakapag-register. So yung sa endurance challenge, yung mangyayari sa darating na September 26, is hindi pa ako nakapag-register, pero maybe mga first week ng September, kasi ang deadline nila is September 15. So may time pa tayo. And then ngayon ang lakad ko is bibili ako ng engine oil. Hindi na siguro muna ako mag super oil. Ano na lang dyan mamaya sa Shell pagbalik ko, EX7 na lang. Pero yung bilhin ko yung 1 liter kasi if maalala nyo, meron akong na stock na almost 600 ml nung sa MD10. So dagdagan ko lang yun ng 200 para ma-change oil na natin to, i-prepare na natin to para sa endurance challenge na mangyayari this coming 26 na ngayong September 26. Yung matira na 800, siguro mag-change oil tayo ulit para sa endurance race. Saktong-sakto, gawin na lang natin every 1,000 kilometer. Gawin ko na lang yung dating routine ko dito sa kay Mio. Every 1,000 kilometer mag-change oil tayo. Technically, ito ngayon, lagpas na 2,000 since nag-last change oil ako. Dapat na talaga tayong mag-change oil kasi wala na yung nano-ceramic eh. Ang hirap na kasing hanapin. Yung binibilhan ko, palagi siyang out of stock. Ang meron sa kanya is yung para sa yung mas concentrated pero mas mahal. Na-realize ko hindi naman talaga to bug-bug sarado tong si Mio. Nagagamit ko lang ito pag may bibilhin, kakaunti lang, ilang kilometers lang tinatakbo. Hindi na siya parang practical. So doon na lang tayo sa practical. Sa ginagamit ko dati yung Shell na advanced na EX7 10W40 din naman yung viscosity noon. Balik na lang tayo doon kasi mas mura yun. Siguro ang 1 liter noon nasa mga 300 kasi yung 800 sa maalala ko is nasa mga 200 plus. But well, check na lang mamaya sa Shell. Siguro sabay ko na lang yung pag-change oil saka paglinis ng air cleaner filter. So yun lang ang gagalawin natin. Siguro pati spark plug, lilinisan na lang din natin yung spark plug. So i-sure lang natin yung, i-follow lang natin yung blow buckets bago tayo mag sasabak sa endurance race. By the way, sa nakita ko doon sa Tacloban na endurance race, bago sila naka parang clearance nila is chine-check ng isang personnel yung mga basic functions ng bike, like yung horn, yung ilaw, yung siguro yung mga baterya sa gulong, atin na yan, responsibility na natin yan. So yun yung blow bucket. And syempre yung sarili natin i-prepare natin. Huwag tayong magpuyat before sa araw ng race para pagdating ng actual day ng event is condition na tayo. Wala tayo sa condition, hindi natin pwersahin. If ever yung bike naman na magloko during sa biyahe, so medyo meron naman tayong konting kaalaman kung paano ayusin, okay lang yan, makakasurvive tayo. Pero may tiwala ako doon dito sa kay Mio. Alam kong hindi tayo ipapahiyan ito. Excited na ako, and then ilang days na lang para sa first na event. So dalawang endurance race talaga yung sasalihan natin. So it's my first endurance event na iikot sa buong Cebu. Mga more or less nasa mga 600 kilometers yun. Then pinaka finish line natin dyan is siyempre bahay. Nag-aabang yung pamilya natin. So update ko na lang kayo. Okay. Okay, so andito na tayo sa Shell. Yun, parang may EX7. Ah, tara o, kailan eh? Yeah, pili ko saan eh. Ah, sige, go. So yun guys, nakapili na tayo ng EX7 1 liter. Mawasan natin yun ng 200, dagdag natin dun sa na-stock ko na MD10. And then yung matira nito is yun yung gagamitin natin sa next na change oil natin after 1,000 kilometers. So more or less mga next month, October. Tamang-tama para sa next na endurance ride natin.
Okay, so that's about it guys. Abang-abang lang sa next update natin sa pag-prepare natin sa kay Mio. Alright, so we get another update for the Cebu Loop preparation. So as you can see sa front natin, ito yung grid kit. Nakuha ko siya kahapon. Today, by the way, is November 5. So bukas na yung event. So nakuha ko yung grid kit kahapon. And then ito yung inclusions niya or kasama niya. May jersey, t-shirt. So jersey, t-shirt, itong vest, reflectorized vest, at saka itong tube mask or tube balaklava. So mayroon din siyang kasama yung IT, yung lagayan ng mga sticker, pakita ko mamaya. And then yung number, rider number na sticker na magpapa-indicate na participant tayo. So ito yung gagamitin ko na jacket, ito padded, kasi padded to. Then siguro yung dalhin ko na t-shirt is ito lang, if ever mag-stop over tapos mag-dihis. Hindi ko na siguro to gagamitin, tong long sleeve. Tsaka ito yung gagamitin ko na tube mask. Then magsuot ako ng ito, compression, yung innerwear na compression. Para siyang ano, para siyang leggings tsaka rash guard. So pinakita ko lang, hindi ko na nakuha yung video kahapon sa pag-pick up nito kasi hindi ko, wala sa plano ko talaga na pumunta doon, napadpad ako doon banda sa distribution nila. So dinaanan ko na lang. And then maglilinis ako ng brake sa front at saka rear. So yan ang next natin gawin. Okay, so let's go doon sa kay Mio. Okay, so ito yung parang ID tag. Then ito yung lagyan ng mga stickers sa every checkpoint. Then mayroon din sila mga nilagay na spot check. So merong isang sticker na Cebu Loop. And then ito yung number ko, 39 sa endurance ride. So yan, participant sticker, isang Cebu Loop na sticker din, tsaka itong ID tag. So wala pa siyang lanyard, so maghanap ako ng lanyard ngayon. So okay, proceed na tayo sa paglinis ng brake. Okay guys, so maglinis tayo ng brake ngayon. So same process nung ginawa ko dati. So ito lang yung mga tools na kailangan. Ito yung pa mostly sa likod. Sa harap, hindi na kailangan ng tools. Hugutin lang yung sa pin, matatanggal na. And then ito, magamit ako nito para mas madali at mabilis yung paglinis. So hindi ko na lang siguro ipakita guys kung paano ginawa. Tingnan nyo na lang yung video ko doon sa paglinis ng brake, yung sa Brembo na review. At saka yung dito sa likuran, yung nag-video ako nung naglinis ako ng brake tsaka ng air cleaner. So yun na lang. Then next kong ipakita is yung mga gagamitin natin na gear. And then i-ready ko na rin itong bike para bukas ng umaga is go na tayo. Wala tayong malimutan. Okay, so update mo na lang kayo ulit mamaya kung all set na yung Mio natin. So sige. Okay guys, so nabuta na ako ng gabi, natapos ko na yung brake, ready na yung bike. So ito palang gagawin ko, itong dalawang camera, yung mga battery, yung wifi, pocket wifi, ito, tapos yan, yung mga cables, and then vape juice. So yung iba nasa labas, nakalagay na sa box. So overall so far walang problem, naging problema sa pag-prepare. So yan, so may dala akong tools, basic tools lang, just in case. Yan. Then raincoat, then face mask, face shield, yung t-shirt ng Cebu Loop. Ito yung helmet na gagamitin ko. Dahil ito yung my chin mount, naka-ready na rin yung intercom. So
My next content, guys, would be yung sa actual event na. So, dito ko na lang tatapusin tong vlog na to regarding sa pag-prepare ko sa Cebu Loop. So, see you in my next vlog, guys. Okay, so, bye-bye. And remember, stay safe, ride safe, and God bless.